Good day mga ka-airgunners! Welcome to Rogan's TV. In this video, tatalakayin po natin ang kaibahan ng swing hammer type airgun at bolt action airgun. Kaibahan sa reloading, power and range at bakit ito ginawa. Kaya stay tuned lang mga ka-airgunners para madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa airgun. Para hindi na tayo magtagal, let's get started! Bago tayo mag-start, shout out po muna si Brother Junel at si Sly and family, Brad Jefferson, Santiago and family, mga brothers and sister ko sa MCGI na sumasama sa feeding program. At ang grupo ni Temujin Tadeo na Luzon Airgunner Shooters Association. Shout out sa inyong lahat at salamat sa wala ninyong sawang pagsuporta. Ano nga ba ang swing hammer type airgun? From the name itself, hammer, papaluin niya ang firing pin para makalabas ang hangin papunta sa bore at itutulak ang pellet. Advantage ng swing hammer type airgun, oras na iswing mo ay makikita mo kung may bala o wala, kaya less accident. Ang bolt action naman, from the name itself, ay kailangang hilahin mo ang bolt para makapag-load ka ng pellet at itutulak mo ito. At dinisen ito nakahuwig sa firearms. Dahil dito, sa mga gun enthusiast, maganda itsura niya at meron siyang good looks. Ang reloading ng swing hammer type airgun ay kailangan mo itong iswing para ma-expose ang loading port at mailagay mo yung pellet. Sa bolt action naman, ang reloading, kailangan mong hilahin ang bolt at o-open na ang loading port at lalagyan mo ng pellet, itutulak mo ito para makapag-fire ka ng airgun. Kaya ang tip ko sa inyo, mga ka-airgunner, ay tatandaan nyo kung nakapag-load na kayo o hindi sa bolt action nyo dahil mahirap madoble. Pag nadoble, mababara na yung sabor nyo at mahirap itong tanggalin ang bala. Kaya tandaan nyo na nakapag-load na kayo ng pellet sa airgun nyo sa bolt action. Dahil para hindi masira ang bolt. Ngayon, ano ang kaibahan nito tungkol sa power? Ang pinagkaiba niya ay wala. Parehas lang sila ng swing hammer type bolt action. Sa CO2, sa rifle, ang power niya ay 700 feet per second. Sa air pistol ay 500 feet per second. Sa PCP naman, sa air rifle, ay 800 feet per second. Sa air pistol, sa PCP, ay 600 feet per second. Pagdating naman sa range ng air rifle, CO2 ay 40 yards. At sa air pistol, CO2 ay ang maaabot ay 20 yards. Sa PCP naman, rifle, ang maaabot niya ay up to 60 yards. PCP air pistol ay 30 yards. Ano naman ang kaibahan nito sa weight and length? Ang pinagkaiba niya ay wala. Wala siyang pinagkaiba dahil parehas lang ang swing hammer type at bolt action. Pagdating sa weight and length, ang weight ng rifle ay 3.5 kilograms at ang length ng rifle ay 41 inches. Pagdating naman sa pistol, tumitimbang ang pistol ng 1.5 kilograms at karaniwang haba ng air pistol ay 12 inches. Pagdating naman sa maintenance ng swing hammer type, ay madali lang itong maintain dahil simple lang ang mga spare parts. Kailangan mo lang ang screwdriver para matanggal ang screw sa power plant. Kaya madali lang itong linisan sa mga internal at outside dahil madali lang itong baklasin. At ang tip ko sa inyo, dahil isa sa pinaka-problema sa paghindi pag-grouping ng airgun ay madumi ang baril. Kailangan lang kumuha kayo ng fishing line at cotton at hihilahin nyo ang cotton hanggang ito ay luminis. Pwede na itong isiro ulit dahil yun ang nagpapaganda sa grouping ng inyong airgun. At ang advice ko po sa inyo, huwag yung lalagyan ng oil ang inyong shooting barrel o bore dahil magiging wild ang tama nyo. Sa mga hindi nakakaalam ng bore o raya, yun na ang dinadaanan ng bala. At sa bolt action naman, ang kailangan kayo ng special tools para ma-repair nyo ang airgun nyo.
o ma-maintain nyo ang airgun nyo. At ganun din, sa bolt action type, ang bore nyo ay huwag nyo lalagyan ng langis dahil magwa-weld na ang tama nyo. Bakit? Dahil magiging madulas ang pellet at mawawala na to sa accuracy. So mga ka-airgunners, sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. At kung may request kayo na gusto natin talakayin tungkol sa airgun, comment nyo na lang sa comment box. Pwede nating isunod yan sa mga susunod na video. Salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Kung nakatulong sa inyo ang video kong ito, please like and share. Subscribe and push the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod nating topic tungkol sa airgun. See you next time. Goodbye and God bless.